Sobrang magiging intense nga ngayon ang mga magiging laban sa huling dalawang linggo ng MPL Season 9 dahil talagang magugulat ka sa mga mangyayari, kabatang. Unang-una na nga rito ay ang posibleng pamamaalam ng isang team dito sa Pinas na kung saan ibebenta nila di umano ang kanilang slot sa isang sikat na vlogger o streamer para maibalik ang team nito na matagal nang nawala sa spotlight. Kasunod ay ang pagbawi ng isang koponan na talagang nahihirapan sa kanilang paglalaro ngayon sa MPL, ngunit nagbabalik na ang kanilang tunay na core di umano para sila ay pagtanggol at muling ibalik ang kanilang lakas bilang back-to-back champion at M3 champion. Sadyang nakaka-excite tagpo nga ito, kabatang, dahil kakayanin niya pa kaya na iangat ang kanyang team ngayong sunod-sunod ang mga talo na natanggap ng mga ito. Pero ang tanong, posible pa kaya siyang makabalik sa MPL? Pero teka, ohohohoy! Kamusta ka, batang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan! Tara! Unang-una, kabatang, mainit nga ang usapin patungkol sa koponan na Onyx PH na kung saan alam naman nating 6 na season na nga silang namamalagi dito sa Pinas na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa nila nakukuha ang kampeonato. 3 beses na rin nakatungtong ng MPL Grand Finals ang koponan na ito, pero tila sobrang maalat talaga sa kanila ang kampeonato. At ang malala pa, ang 2 players na tinanggal nila noon ay nakakuha agad ng back-to-back champion plus na secured rin ng 2 ito ang M3 World Championship. Kaya naman mapapaisip ka na lang talaga na salam nga ba ang org na Onyx PH dahil tila iniiwasan sila ng kampeonato hanggang sa unti-unti nga nilang binitawan ng kanilang mga miyembro katulad din na Toriyama, Carlo at Millie na siyang isa sa dahilan kung bakit mayroong Onyx PH dito sa Pinas. Kahit pasabihin nating nagkusang umalis ang 3 ito ay hindi pa rin maitatago ang katotohanan na may mas malalim na dahilan nga ang kanilang sabay-sabay na pag-alis. Pero bukod nga sa 3 ito ay nakasama rin sa pagkakatanggal ang ilan nilang mga content creator na siya namang makilala rin talaga sa social media. At dahil tuloy rito ay unang nabuo sa isipan ng mga tao na posible nga ba talagang magpaalam na ang Onyx PH sa kanilang slot sa MPL at paano mangyayari rito kung sakasakali nga talagang nagkakaroon na ng problema o kakapusan sa pinansyalang Onyx Esports sa kanilang paggawa ng koponan dito sa Pinas, ay posibleng ang i-withdraw nila ang kanilang slot sa MPL at hindi ito malabo, kabatang, na kung saan ibebenta nila ito sa isang esports team na interesadong pasukin ng MPL at syempre sila magkakasundo sa kung magkano ang dapat bayaran ng isang koponan na kanilang paglilipatan. Dahil bukod sa slot o franchise fee ay may mga kontrata itong mga players ng Onyx PH na kung saan kailangan rin itong bilhin ng nasabing koponan. Pero kung ating iisipin, parang hindi ito gagawin ng Onyx PH. Pero ang mas may malaking posibilidad para sa akin ay ang pagkakaroon ng panibagong slot sa MPL. Tama ka, batang, ang tinutukoy ko nga rito ay ang pagbubukas ng munton ng 2 slot pa sa MPL at posibleng ito ang papasukin ng Aether Main. Sobrang laking halaga talaga ang kailangan, kabatang, para magawa nila ito dahil hindi naman ito katulad dati na kahit ilang teams pa ang gawin ni Boss D ay tanging pagkain at bootcamp lang ang kanyang gagastusin. Pero iba na ngayon ang sitwasyon dahil may sinusunod na nga na salary ang mga players plus ang napakalaking franchise fee na kailangan ng munton.
Dahil alam mo ba kabatang ang bahay ni Boss D ay nagkakahalaga ng 36 million pesos at ang islat fee naman sa MPL ay nasa range ng 30 to 40 million pesos lang naman. Sa madaling salita, parang siyang nagpagawa ng isa pang mansyon sa oras na magbayad ulit siya ng ganito kalaking halaga. Ngunit ang nakikita ko lamang kasi dito kabatang ay ang pinaghahandaan lang talaga nitong si Boss D ay ang paparating na MDL. Ito ay para lamang sa aking palagay ha, dahil ito talaga yung inaayos niya ngayon para sa akin. At pwede rin naman kasi siyang gumawa ng iba't ibang mga teams dahil nga may qualifiers pa rin itong MDL bukod sa mga may direct invite na mga second team. Nakakahanga yung goal ni Boss D na gustong-gusto niyang magkaroon muli ng sariling legacy. Yung tipong kapag nag-kampiyon, ang kanyang team ay mismong pangalan niya talaga ang tatatak rito at hindi ang pangalan ng isang brand katulad ng NXPE. Ito yung hahangaan mo sa taong ito na magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumitigil, naiangat palalo ang larong MLBBD dito sa Pinas. Kumbaga yung iba ay mga tinamad na matapos makuha ang kanilang mga pangarap na bahay, mga sasakyan at negosyo. Pero itong si Boss D ay patuloy pa rin naghahangad ng mga mas matataas para sa larong ito. May napansin rin ako dito kabatang na sa pagbabalik ni Gemi kay posibleng magsama muli sila ni Boss D sa pangarap nilang pagbubuo ng panibagong A-Termin. Dahil sa mga hindi nakakaalam, isa itong si Gemi sa tuwang ni Boss D noon sa pag-handle ng mga players ng A-Termin noong naunang season. Kaya hindi talaga malabo na ngayong nasa Pinas si Gemi kay muli silang magtulungan para mabuo ang kanilang nasimula noon. Ito ay para lamang sa aking sariling palagay, kabatang, okay? At ang kasunod nito kabatang ay ang usapan sa SOCMED sa inilabas ng Blacklist International na post nga patungkol sa new shade of black. Kahit pa na-reveal na rin agad nila ito kagabi na si Wise bilang social media manager at Dexter bilang graphic designer ay may mga nalilito at nagkukumpara sa MPL ID at MPL PH. Dahil nga sa MPL ID ay nang magsimula ang kanyang regular season ay wala itong si Drea ng Onyx PH dahil siya ay pinagdaro na muna sa MDL. Ibig sabihin, wala siya sa lineup nila mismo sa MPL. Ngunit sa kasagsagan ng ilang weeks na paglalaro nitong Onyx ID ay bigla nilang ibinalik si Drian sa lineup nila sa MPL. Ganito rin kabatang ang nangyari kina Leo Murphy dahil siya ay wala rin sa lineup ng Alter Ego sa MPL team nila dahil siya ay nasa MDL rin iniligay sa pagsisimula ng regular season. Ngunit katulad kay Drian ay ibinalik nga ito sa MPL at ngayon ay nakakapaglaro na muli ang dalawang ito na siya namang ipinagtataka ng ilan nating mga kabatang. Ito kasi ang kahalagahan ng isang liga o may MPL na bansa na mayroon ring MDL dahil malaya kang kumuha ng players sa MDL team nyo at ipasok ito sa mismong MPL. Kaya nga kung nagkataon na natuloy ang MDLPH at inilagay ng blacklist ang V-Wise sa MDL team nila tapos ngayon na nakikita nating nahihirapan ang kanilang koponan ay pwedeng-pwede silang bumalik sa MPL para maglaro. Pero ngayon na walang MDL sa Pinas at wala ang V-Wise sa lineup nila, sa MPL ay mas malabo pa sa sabaw ng pusit na sila ay makapaglaro o makabalik sa MPL ngayong season. Dahil ang tanging kailangan laman nilang gawin ay mag-antay ng season 10 para ibawi ang kanilang koponan at mag-focus na lamang muna sa C-ball dahil wala talaga silang no choice para makapaglaro sa MPL ngayon. Pero sana lang talaga ay mag-coord na tayo ng MDL dito sa Pinas dahil kabatang sobrang solid nga nito pag nagkataon dahil ang mga teams natin na nasa amateur scene ay mas nalalapit na ang kanilang mga pangarap dahil mas madaling dumaan sa MDL papuntang MPL kumpara sa dadaan ka sa mga amateur tournaments papuntang MPL. Kaya nga yung ibang mga nangangarap mag-prosin ngayon ay todo ang pagbabatak na talaga ngayon dahil alam nilang nasa MDL talaga ang pag-asa nilang makapasok na mismo sa MPL. Kaya nga ikaw na nanonood ngayon kabatang, alam kong pangarap mo to at kung pwede nga lang na ako ang tumupad sa pangarap mong yan na mag-prosin
pero sinabay ginawa ko na, lalong-lalo na sa mga kabatang natin dyan na grabe ang suporta sa atin. Ganun pa man, huwag kang titigil sa paglalaro at aralin mong mabuti ang bawat mga talong nararanasan mo sa bawat rank game mo araw-araw. Lahat ng pro players ay dumaan dyan kabatang, at ang kaibahan lamang nila ay hindi sila pinanghinaan at hindi sila tumigil na mangarap. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga mainit na pangyayari ngayon sa ML community. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah!